Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng ganitong blouse na ituturo ko sa inyo kung paano gawin ang pattern ng small to medium, kasya sa small to medium, kasya sa large to XL, kasya siya sa 2X at 3X. Ito guys, sinishare ko sa inyo para makatulong din tayo doon sa iba para magkaroon ng idea kung paano natin gagawin yung ganitong blouse, dahil ituturo ko rin sa inyo paano siyang tabasin at paano siyang tatahiin. Ito guys kasi ay hindi siya stretchable. Oh, kaya kailangan natin gumawa ng pattern na may size. Ito, alam ko makakatulong ito doon sa ating mga kasama na mga beginner, kahit pa paano sa ganitong panahon ng pandemya, lalo na kung marunong naman tayong manahi, ay pagbenta-benta tayo kahit papaano. Ayan guys, para doon sa iba pang mga video na ginawa natin na may mga size, ayan, hanapin nyo lang po, meron tayong short pambahay, meron tayong summer top na ginawan din natin ng video ng by size, by size din ng short ng pambata, by size ng spaghetti strap, summer top din ng pambata, at by size din ng sando naman para sa mga lalaki. Para sa iba pang mga video, guys, sana ma-enjoy nyo yung ating mga ginagawa kasi sinisikap natin maging step by step siya para sa ating mga beginner. Ayan. Bago yan, guys, bago tayo magsimula sa ating gagawin tutorial, gusto ko lang batiin lahat ng member dyan sa ating FB group na Sharing is Caring, Happy Sewing with Jo Modesta. At sa mga hindi pa dyan naka-add, gusto ko rin kayong i-invite kung gusto nyo mag-join. Mag-join lang kayo dyan at ma-accept kayo. Basta sagutin nyo lang yung tatlong question na nakalagay doon. Tara! Simulan na natin kung paano natin siyang gagawin sa pattern, tabasin at tahiin. Tara guys! Ito yung ating pattern, nakakasya sa small to medium. Ang sukat nito ay 11 and 1/2 by 22 inches. Ayan, mag-start tayo dito sa pinakadulo sa taas. Mag-mark tayo sa 4 inches at saka sa 7. Dito sa 7 inches, mag-down tayo ng 1 inch. Ayan, mag-mark lang tayo ng 1 inch tsaka dito sa kabilang dulo, 1 inch. Ayan. Ngayon, i-coconnect natin ito. Yung 4 inches papunta sa dinaw nating 1 inch. Ayan, diretso guguhitan lang natin hanggang dito sa kabilang dulo. Ayan, nakaayos na yung ating triangle ng ganyan. Pantay dito. Dito sa dulo, andyan yung dulo ng triangle. Magbaba tayo or magguhit tayo pa slide na ganyan hanggang sa 6 and 1/2. Ayan, ito yung 6 and 1/2. Mula sa 6 and 1/2, magpasok tayo ng 1 inch. Ayan, guhitan lang natin ng paganyan. Para siyang pa-L. Tapos, i-curve natin siya ng paganito. Ayan, hanggang dyan. Tapos, sukatin natin ito kung ilang inches ito. Mula dito hanggang sa guhit nating dito, minark nating 6 and 1/2, mag-add tayo ng 1/2 inch. Ayan, ito, 9 and 1/2. Dito, gawin nating 10 inches. Tapos, i-curve natin ng konti para magkaroon siya ng 40. Ayan, paganyan at paganyan. Ngayon, okay na yan. Dito na tayo sa neckline. Magka-curve tayo dito sa binaba nating 1 inches. Kukonnect natin dito. Ito yung magiging neckline sa back. Ayan, ang magiging parang batok. Ngayon, yung sa front, magbaba tayo mula sa taas sa 5 inch. Mula sa dulo ng pattern, 5 inch.
Tsaka natin ikukunik dito ng pa-curb. Ayan. Ito na yung ating magiging back. Ito yung front. Ayan, dito ang center fold. Ayan, ngayon gawin naman natin yung para sa large 2XL. Ito naman yung ating pattern na kakasya sa large 2XL. Ayan, ito ay may sukat na 13 by 24. Ngayon, mag-start tayo dito guys sa pinakataas niya. Dito, magsusukat lang tayo na mula sa dulo hanggang sa 4 1/2, magmamarking tayo. Ayan, 4 1/2 at saka sa 15 inches. Bali, yung kalahati ng 15 ay 7 1/2. Ayan, just sa 7 1/2, ibaba lang natin ng 1 inches mula sa dulo ng papel or pattern paper pababa 1 inch. Ayan, dito rin guys, maglalagay tayo ng 1 inch mula sa taas sa 1 inch. Ayan, ngayon i-connect natin mula dito sa ipinasok natin na 4 1/2, pa-connect dito sa ibinaba nating 1 inch. Ayan, diretso yan hanggang sa dulo ng ating pattern. Ayan, after nyan, itong ating angular or triangle, ipantay lang natin dito yung isang side. Ayan. Ito yung inches nya. Magmark tayo sa 7 1/2. Hanggang dyan yung ating guhit sa 7 1/2. Ayan. After nyan, magpasok lang tayo dito guys. Mula sa dulo, nung ating 7 1/2, ipasok natin sa 1 inch. Ayan. Gawa tayo ng may kanto. Ayan, ganyan lang para magka-curve lang tayo. Ka-curve lang natin ito. Ayan, magiging ganyan ang itsura niya. Ayan, dito tayo sa pababa. Susukatin natin ito kung anong sukat nito mula dito sa ating pattern hanggang dito. Ayan, 11. Mag-a-add lang tayo ng 1/2 inch dito sa ating laylayan na to. 11 1/2. Ngayon, i-curve natin siya ng hip curve. Ayan, kahit pa-slide lang siya, papunta dito sa parang ito yung tatapat sa ating balakang. Ayan, medyo malaki ang balakang sa dibdib. Ayan, ganyan lang siya. Dito tayo ngayon sa ating batok or neckline. Itong binaba natin ng 1 inch ay ikukurba natin yan. Mula dito sa ipinasok natin na 4 1/2, ikukunik natin sa 1 inch na ibinaba natin ng pa-curve lang ng konti. Ayan, after nyan, magbababa naman tayo dito mula sa taas sa 5 inch. Ayan, yung 5 inch na yan, i-connect natin ng pa-curve dito sa ipinasok na yun natin na 4 1/2. Ayan, pa-curve lang para lang magkaroon tayo ng neck or neckline. Ayan, ito na ang ating pattern para sa large 2XL. Ayan, ito yung ating magiging back. Ito yung back. Ito yung front. Ayan. 1/4 lang ito ng ating body. Kaya meron tayo ditong centerfold. Ayan. Tatabasin natin ito ng sakto lang sa mga guhit. Hindi na tayo maglalagay ng sewing allowance. Isunod natin agad yung pattern na kakasus na sa 2X 3X. Ito ay may sukat
na 26 inches by 15 inches. Ayan, ito yung 26, ito yung mahaba, ito yung 15. Ayan, ngayon dito tayo uli. Ito yung pinakataas kanto, mag-mark tayo sa 5 inches. Mula sa dulo, 5 inches at saka sa 8 inches. Ayan, dyan sa 8 inches, ibababa natin ng 1 inch. Pati dito sa kabila, ito yung sa neckline niya. Ayan, ito, i-coconnect na natin siya mula dito sa ating ipinasok na 5 inch at ibinaba nating 1 inch. Ayan, okay na yan. Pag okay na yan, ipantay uli natin itong triangle natin, itong side sa guinuhit natin. Tapos ibababa natin siya sa 8 1/2. Magmamark tayo o maguguhit tayo hanggang sa 8 1/2 mula dito, 8 1/2 pababa. Or pa slide. Ayan. Tapos, ipapasok lang natin mula dito ng 1 inch. Mula dito sa guhit, ipapasok natin ng 1 inch. Ayan, gawa lang tayo ng ganyan, may kanto. Saka natin yan i-curve. Curve lang natin ng paganyan. Ayan, pag na-curve natin yan, sukatin natin itong hangganan nito mula dito sa dulo ng ating pattern. Nakita ba? Ayan, mula sa dulo ng ating pattern hanggang dito sa minark natin. Ayan, 12 1/2 pagiging 13. Magka-plus lang tayo ng 1/2 inch. Tsaka natin sa curve. Curve na hindi masyadong malalim kasi pangkaraniwan sa medyo malaking size, medyo malalaki yung tiyan nila. Kaya hindi natin masyadong i-curve ng malalim. Kukonek lang natin yan dyan. At paganito. Ayan. Ngayon, okay na tayo dito. Dito na tayo sa neckline. Dito sa neckline, ika-curve na natin ito mula dito sa pinasok nating 5 inch at sa 1 na binaba natin. Ayan. Ika-curve lang natin ng ganyan. Tsaka tayo magbababa mula dito sa taas sa mga 5 1/2. Ayan, 5 1/2. Tsaka natin i-curve nito. Ayan, ito na yung ating neckline para sa front. Ayan, ito yung back. Ito yung front. At may center fold tayo dito. Ayan. Ayan, ngayon, ituturo ko naman sa inyo, paano siyang tatabasin. Ganito lang. Sakto lang ang ating paggupit. Hindi na tayo maglalagay ng sewing allowance sa paggupit ng pattern. Ayan, ito na siya guys, yung ating tatlong pattern para sa iba-ibang pattern. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano siyang tatabasin at paano siyang dalahin. Ayun, ngayon guys, magtatabas naman tayo. Ang gagawin natin ay yung kasya sa akin. Small to medium. Ayan, ito yung ating tela. Mga 1 yard ito para sa isang blouse. Ayan. Dito guys, pagsasabayin kong tabasin yung front at back. Bali, dahil sa front lang naman tayo may iba, kukunin muna natin itong dalawang tabas niya. Tsaka na lang tayo magbabawas mamaya. Ayan, meron siyang center fold. Ayan, yung dulo ng tela, pinagpatong na natin yung parehas right side. Itutupi lang natin yan para magkaroon siya ng center fold. Sukat lang natin kung kakasya kasi sa sleeve niya medyo mahaba. Ayan, dyan guys, pag naayos na natin, pantay, mag
patong tayo, ipatong natin yung pattern ng ganyan. Dito yung ating nilagay kanina na center fold, dyan yan. Ito yung tope sa gitna. As is yan, tatabasin natin na wala ng allowance, sewing allowance. Ito na siya. Kukunin lang natin yung nasa gitna. Kasi iyan na yung magiging back natin. Itong front natin, maguguhit lang tayo. Para matapias natin yung sobrang nga para sa front. Ayan, ito siya. Itatapat lang uli natin yung pattern ng ganyan. Yung front, naguhit natin sa neckline. Iyan na ang itatrace natin. Ayan. Ayan ang gugupitin natin. Ayan, meron na tayong front at back. Ngayon, magtatabas lang tayo ng para sa kanyang bias sa kanyang neckline. Guys, pwede rito bias or facing. Pero mas bet ko talaga ang bias. Tinulit kong gawin ang bias. Ayan, kukuha lang ako ng bang bias natin. Ito galing sa retasa. Sa paggawa ng bias, ayan, pa-slide, meron na siyang dating cut. Ito kasi yung width or length ng ating tela. Yan yung niyayarda. Kukuha tayo sa pa-slide nung ating length at saka width. Pag ganito ang tabas. Ayan. Kukuha lang ako para sa neck. Ang sukat ng kukunin kong bias ay lapad lang ng aking ruler. Ang aking ruler ay may sukat na 1 1/4. Ito yung para sa leeg niya, sa neck. Pwede rin naman guys, kung gusto nyo, ganito lang din ang pambayas natin. Pwede rin. Ako kasi ang gagamitin ko yung plain. Para medyo may konti siyang design. Pati ito guys, ang kukunin kong pambayas sa ating sleeve. Kasi meron siyang pinaka parang facing. Napabias ang cut, ito, tatabas tayo sa mga 4 inches. 4 inches ang lapad. Gagawin natin itong parang facing niya sa may sleeve pero palabas. Ayan, para na ito sa makabilang sleeve natin. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano siyang tatahiin. Ayun guys, ang una nating tatahiin dito ay yung shoulder. Yung isang side lang muna ng shoulder. Ayun, pagdudugtungin na natin, magkaharap ang right side sa right side. Ayun, after nga, i-edging ko lang siya sandali.
Ayan, after ko siyang ma-edging, dito tayo sa wrong side niya ng neckline. Ayan, mag-start tayo sa front. Ayan, titingnan natin yung right side ng ating tela kung saan yun dapat ang nakaharap sa wrong side ng body. Ang nakaharap sa atin ay yung parehong wrong side ng body at wrong side ng bias. Ayan, sa pagkabit guys, ganito lang. Huwag nyo ahatakin yung ating tela. Susunod lang natin yung ating bias. Dapat hindi hatak ang ating tela. Ayan, after nyan, magkupit-kupit lang tayo dito. Yung ating tahi, huwag nating magkupit. Yung dulo lang na mga pa-curve dapat gupit para hindi pumilipit yung ating bias. Ayan, ngayon itiklopin natin itong bias ng dalawang tiklop. Unang tiklop, dulo-dulo ng ating bias, dapat magkaharap din dulo-dulo, hindi siya magkapatong, magkaharap lang. Saka natin tutupiin sa gitna pa. Ayan, ganyan. Ang pasada ng ating tahi, sa dulo lang noong tupi ng tela 116. Pag kayo nahihirapan, pwedeng gumamit kayo ng aspili. Aspili nyo muna. Pag hindi pa kayo sanay, ipin muna bago pasadahan. Para huwag pumilipit. Na ilagay na natin. Ayan, after natin mabias, pagdudugtungin na natin yung shoulder niya sa kabila. Sa kabilang side naman. Tapos, mag-i-edging tayo. Ayan, after natin ma-edging yung kabila, dito maglalak lang tayo. Sa shoulder kasi, itong dugtungan ng ating shoulder, para hindi umuusli-usli. Ayan, ipasok lang natin yung mga dulo ng pinag-edging. Hahawiin natin siya sa side ng back. Ito yung front, ito yung back. Pag hinawi natin yan, ilalak lang natin dito. Ayan, para hindi na siya lalabas-labas. Ayan, ngayon, dito tayo sa ating wrong side. Dito na tayo sa may sleeve. Ayan, maglalagay lang tayo ng bias. Ito ang ating ginawang pa-bias cut na pampacing. Itutupi muna natin yan ng ganyan. Ayan, pagsamahin na natin siya para sabay siyang maikabit. Ayan, ito yung wrong side. Ito yung tapat ng ating parang pinaka-sleeve niya to eh. Medyo maigsi nga lang. Ayan, ipatong natin siya. Dapat itong dulo o ito masasakop niya itong gilid, ito dapat sakop siya para pag sinara natin mamaya, ayan, medyo lampas siya dito. Tansyahin natin na matasama siyang matahi mamaya itong dulo nito. Natin yung kabila. Yung paalala lang uli, yung mga ganitong dugtungan dapat nakahawi siya sa side ng back. Ayan, after niya, i-edgingin lang natin to para wala ng kalat. Ayan, after nating ma-edging yan, yung kinabit natin sa sleeve, magwa-116 tayo dito. Ito pa rin yung wrong side. Magwa-116 tayo dito sa side ng body. Ito yung wrong side na kaharap sa atin. Ayan, after nyan, ito. Mag-aspil lang tayo dito. Ayan, itutupin na natin siya palabas sa right side. Ayan. Dapat yung gitna, ayan na, nakatapat sa gitna.
Ganun din dito sa gilid. Ayan, mag-aspili lang tayo para flat na siya. Ito guys, maglalak lang tayo. Tsaka magsasara ito. Papasadaan na natin ito. Papasadaan na natin dito ng paganyan lang. Kahit ano lang, maikabit lang natin siya. Kahit manipis lang or makitid lang. Hanggang dito, sa ilalim niya, yung pinaka may armhole niya. Hanggang doon. Ganun din dito sa kabila. Dito, maglalagay tayo dito ng lock. Dito ilalak din natin itong gitna. Sa tapat ito ng shoulder guys, ay yung gitna. Ayan, after nyan, tanggalin na natin itong mga aspili. Ito, pagharapin na natin yung back and front. Ayan, pagtatapatin natin ito, gugupitin lang natin itong sobra. Ipantay na natin siya doon sa tela ng body. Ayan. Pag napantay na, ito, pagpantay natin to sa armhole, ito, yung pinakadulo ng sleeve. Papasadahan na natin ito guys. Para sa kabilaan, sara na natin. Dito guys, hindi masyadong malaki ang pakain sa tela. Sa pagkain. Mga 1/4 hanggang 3/8, ganun lang. Pakain sa tahi. Ge-edging na tayo dito sa kabilaan at pati dito sa ating laylayan. I-edging na rin natin. Ayan, na-edging na natin. Ngayon, babalik na rin na natin. Para itupi naman yung kanyang laylayan. Dito guys, pwede kayong magdagdag ng lock dito. Kung halimbawa, tingin nyo kailangan. Halimbawa, tumitikwas ito. Pwede kayong mag-lock pa dito. Kabilaan yan, front at back, dito sa bandang gitna. Kung paano natin nag-lock dito, ganun din dyan. Ayan guys, tapos na ito. Ngayon, sukatin natin. Siguro sa mga malalaking size, pagkaganyang hindi naman stretchable, yan. Pag tumikwas ito, pwede tayong magdagdag lang ng lock. Ipiting na tayo guys. Ito ay kasya sa akin.